sa mga mom, she's pregnant mom na katulad ko, kailangan talaga nating mag-adjust pag nabubuntis tayo, lalo na kung malaki yung tiyan natin. Hello mga mommies! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, isi-share ko sa inyo yung mga mommy essentials. Mommy essentials? Parang pregnancy essentials ng mga mommy or buntis like me. So, ito ay yung talagang ginagamit ko siya. So, isi-share ko lang talaga siya sa inyo. And, nakita ko naman na maganda siyang gamitin for me. So, unahin natin sa maliliit na product. So, mag-start tayo dito sa lip balm. Ito yung ginagamit kong lip balm kasi magmula nung nagbuntis ako, parang laging super nagka-crack yung mga lips ko. Hindi ko alam kung kulang ako sa water, pero matubig naman ako. Kaya ang ginawa ko, bumili ako nitong Human Nature na natural lip balm siya in cherry flavor lang siya. So, ito yung ginagamit ko every time na nakakaramdam ako ng pag-dry ng lips ko. So, sabi nga ng OB ko, uminom ng maraming tubig. Umiinom naman ako ng maraming tubig. Nakaka 3 liters ako sa isang araw. So, hindi ko alam kung talagang ganun talaga pagbuntis na na-experience yung pag-dry or pagkakaroon ng crack lips. So, ito siya kasi ano eh, alam naman natin na Human Nature is wala siyang harmful chemical pagdating sa buntis. Next is yung Human Nature pa din siya na sunflower beauty oil. So, yun. Pag ano, nakakaramdam din tayo ng dryness sa ating face, ito yung ginagamit ko, yung sunflower. Ano din siya, product din siya ng Human Nature. So, for me, it's okay. Nagamitin siya kasi safe din. And again, no harmful chemicals. So, safe siya for pregnant women. So, hindi lang siya sa face ginagamit. Pwede rin sa, ano, sa belly natin para sabi nila to avoid or to prevent stretch marks daw. Pero ito, i-share ko lang sa inyo dun sa first baby ko. Wala naman akong nilagay na kung ano-ano sa tummy ko nung time na buntis ako. And thanks God talaga wala akong stretch marks. Kahit na sobrang laki niyan. Sobrang laki nung tiyan ko nung nagbubuntis ako sa panganay ko. And hopefully, itong malawang baby ko, sana wala pa din akong stretch mark o hindi sana tayo magkaroon. So, ginagamit ko to prevent na rin. So, hindi naman siya masama. Kaya, may nabasa pala akong article na yung stretch marks is parang genetic din siya. Yung ate ko, hindi siya ganun ka. Apat yung anak niya. Hindi siya ma-stretch marks din. Kaya siguro ako ganun din. Kaya lang problem sa amin pag nagkasugat ka. Makiloid naman siya. So, ayun. Share ko lang din. And ginagamit ko rin siya sa hair pag lumalabas yung mga ano ko, tutsang-tutsang sa buhok. And yun. Next is punta naman tayo sa bath essentials na ginagamit ko. Okay, so ito, I use Dove
Beauty Nourishing Body Wash. So, ito yung ginagamit ko. Pangalawang beses ko na. Pangalawa ko na to. Mula na nagbuntis ako na kalahati na lang ata yung laman. Ito yung ginagamit ko kasi super mild lang niya. And, yun, sa buong body ko siya ginagamit. And, hindi na ako naglo-lotion kasi feeling ko okay naman yung ano niya kasi ang moisturized na skin mo or malambot after mong maligo pag ito yung ginamit ko. Kaya ito talaga yung ginagamit ko up until now. Alright, tapos shampoo naman. Ayos also Dove. Dahil rebanded pa yung kalahati ng hair ko pag hindi ako nag... Ay, conditioner hindi ko nakuha. Shampoo and conditioner, I use Dove as well. Kaya, for me, maganda rin siyang gamitin. Sa mga buntis, kasi mild lang din ang ano nila, ang mga ingredients. Next is the feminine wash. I also use product from Human Nature. Natural feminine wash siya. No harmful chemicals again. Kaya, ayan, ay favorite kong gamitin yung product na Human Nature dahil safe talaga siyang gamitin. Ayun. Next is sa face. Grabe, nung nagbuntis ako, hindi ko alam na buntis ako 1 month, pero 1 month na pala akong buntis nun. Ang dami na halos nag-breakout yung ano ko. Naging acne na halos siya dito. Punong-puno ng mga pimples ako nandito. May isa na namang nagmamaganda, oh. Sobra, sabi ko, ano kaya gagamitin ko? Kasi, hindi naman basta-basta tayong makagamit ng any products kasi nga, di ba, takot din tayong mapunta sa baby natin yung chemical na kung sakaling magamit man natin. Kaya, naghanap ako sa Google, nag-Google ako. So, ito daw yung magandang gamitin. Nakikita ba? Mama's Choice, yung brand niya. Bumili ako ng face wash. Set na tato nang binili ko, face wash. And so pag naliligo ako din sa morning and evening, ito yung ginagamit ko sa face ko. Halos konti na lang kasi nakapang ano ko na 7 months. So siguro mga 6 months ko nang ginagamit to. Konti-konti lang talaga kasi ang mahal niya. Ang dalawang to, yung isa, moisturizer naman siya. Ganun din, kunti na. Mas maliit, 30 ml. Ito, 100 ml yung face wash. And yung moisturizer is 30 ml lang siya. So, tinitipid ko siya. And, simula nung ginamit kong ang mga product na to, unti-unting nawala yung mga pimples ko dito. So, parang nagkaroon ako ng confidence ulit sa sarili ko na humarap sa salamin. Ayan. And binili ko siya sa Shopee. So, ang dalawang to is parang 1,100. Ano siya? From Indonesia pa. Ang tagal ko bago na-receive to. And talagang recommended siya. For me, kasi parang designed siya for pregnant women talaga, safe to use dahil bukod sa rice extract siya, tawag dito, wala ano, hypoallergenic, no added fragrance and no added alcohol, kaya maganda siyang gamitin kung may problema kayo sa ano nyo, sa mga mukha nyo. Ilang araw na kasing hindi ako gumamit kasi tinitipid ko, pero yan, pagaling naman na siya. And yun, meron pa pala tong ano,
hyaluronic acid, mineral sunscreen, and rice extract. Kaya, this one is 10 over 10 for me. Ayan. Hindi, wala na akong ibang ginagamit sa face, kundi yan lang. And pagdating naman sa tawag dito, kailangan meron din tayong nursing bra. As in, hindi ko na masuot yung mga bra ko. Dahil lumaki yung mga braso ko, lumaki ako. Lumaki ako, kaya bumili na ako ng nursing bra from Shopee. Ayan. Dalawang piraso yung binili ko kasi ito, ang ganda niya. Ang dali niya tanggalin pag nagpa-dede ka na. Ayan. Diba? Ganun lang siya. So, parang feeling ko, nasa ano na yung bust ko, nasa ano na yung 38, 39, dating 36. And ayan. Ito pa yung isa na magagamit natin pagka nanganak na tayo. Parehas silang tawag dito. Parehas silang nursing bra. Okay. And the last one is yung underwear. Hindi na rin masuot yung mga underwear ko kasi medium size lang ang gamit ko noon. And now, parang feeling ko double XL or triple XL na ako. So, sorry ha. Sa mga visuals na makikita nyo. Pero, ito yung tawag dito. Ito yung size ng ginagamit ko before. And ngayon, bumili ako na maternity undies. Sa Shopee na lang din ako bumibili para wala ng ano. Ano siya, yung parang bikini style. So, may ilang piraso din ako binili nito. Kung makikita mo, pag pinagkumpara mo sila, ayan siya. So, di ba? Pag nabanat pa yan, ayan. Kaya, sa mga mom, she is pregnant mom na katulad ko, kailangan talaga nating mag-adjust pag nagbubuntis tayo, lalo na kung malaki yung tiyan natin. So far, yung mga damit naman na sinusuot ko, ayan, hindi na ako makapagsuot halos ng pambaba dahil ang laki na nandyan ko, ang sakit pag yumuyo ko ako. So more of dress na lang yung mga sinusuot ko. So pailan-ilan bumili din ako dahil wala nang magkasya sa mga t-shirt ko. Meron man, yung talagang oversized shirt na lang yung kakasya sa akin. Pati nga damit mo, asawa ko sinusuot ko na din. And yun lang, yun lang ang masishare ko sa inyo for today. And I hope kung may katanungan kayo, just leave a comment below para try nating sagutin ang mga yan. So thank you so much mga mommies, and kung bago ka pala sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit that bell button para updated kayo sa aking mga videos. Ayan. Kung may mga request kayong videos na gusto natin gawin, lagay nyo lang po sa ating comment. So, have a good day everyone, and I'll see you next time.